Yes, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa, ang atong sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Wow, thank God! It's Friday, October 29, 2021. Amon pagadalon sa inyo ang mga updates ng programa, pag-accomplishments ang inyo, mga ilonggokan. Sa ngala sa among Provincial Director, kami ang inyo mga ilonggokaps, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Police Corporal Erwin Magarso. Ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Sa Jani, tungkol sa buong adlaw, umpisa na pagsirado sa mga sementeryo, sa mga patio natin, mga memorial parks. Memorial parks, mga no? Palawo. Diba? Cementerio, patio, memorial parks. Kasi yung same na sila. may kolabo, ano pag nangisang para sa mga, ano natin, sa mga buo na bala? Crematorium? Hindi. Kolaboryo. Basta muna. Mga malulugnan, no? Pero kung siyempre, bala naman nato ng atong kapulisan nila, advance a day before, a week before, naga-duty na ilas Yes, kag may ari na kita dalaging establish nga pad or ni nga PNP assistance desk, no? Kag ibala, nagpakatunakon dire ito pauli nakon sa Saraga. Kada gabi ang traffic sa somewhere dira sa Mandoriao because siguro sa isa da kanu man no ka ang Paris Lake. Tapos mo kagabi kay last day kagabi nga before mag-closure ang ating mga cemetery, naging agaw ang ating mga pumuluyo, ganyan ang ating mga kapulisan kagabi kahapon, namaal nagkasako sa pagbantay sa mga cemetery, kay balaan nilang magadukok ang mga tao eh. Kabalo naman kita yan ang mga Pilipino, always at the last minute yan, nag-hikot sa ating mga buluhaton. Yes, kaya siyempre halin sa regional office, paka doon sa provincial office, may ara na kita mag-inapatigayon, naging compose, I mean, ng mga red teaming. Kung sa din, amoy ni sila mag-check, mag-counter-check kung iniayan, may mga tao nga nagabayular dira. At the same time, nag-check dira sa aton nga mga kapulisan sa ilang pag-duty. No? Happy watching sa aton 43 ka mga police stations, kagduwa ka mobile force. No, happy birthday sa akong nilang kakasin, be. Happy birthday kay Angel Tupas, dyan sa Tagig. Happy birthday kag siyempre sa akong kababayan kay Rafaeline Bonono, happy birthday. Kay Ma'am Adeline de la Cruz Alojado, Mama, happy birthday. Isa ni siya ka registrar dira sa Colegio de la Purisma Concepcion, dira sa Criminology Department. Kay Ma'am Abaw, kay Laila Agnes, agumangkon sa akong anak, sa akong bana. Grabe akong anak, magumangkon na. Si Lodab Lodi Lopid Jiving, happy birthday, no? Laila, happy birthday kay Rofilin, kay Popski Padillon, kay Rain Javier, happy birthday. October 29, gasol nga daw, November na. Oo, ang imo na, kata si Sir Way sa Chansa, ano na, unahan na, tantam niyaw. Happy birthday kayo sa tanan nga may mga nakaselebrar sa ilan ng kadlawan sa Subungan, law, October 29, no? Kag sa tanan pagkit nga mga buwas na pa, magkaselebrar buwas, happy birthday in advance. Sa Domingo, pag happy birthday na. Hindi pa natin mapatigayan natin nga, ano, no, nga live streaming. Kada weekend, no? By the way, ang sa tabok to, sa isla, hindi mo pag happy viewing lang, galit, no, sa tanan natin ng mga viewers, especially dito dira sa Victoria City, no? Negros Occidental. Thank you so much, good, sa dira sa Victoria sa Complex, na nag-monitor ko sa natin sa nga programa. Specifically, wala. Sa kaya, Ante Lani Bilasa, dira, sa kaya, subong man sa mga kanday na tara, mabi sa ilay. Basta tanan-tanan dira. Ang napadaan mo sa akin na pandaan ko sa bag. Ang napadaan mo sa akin na bag. Sa ako ng girlfriend dira, kay Jailaro. Good morning, good. Lugay, luyoyo. Hindi, kay tulog sa subong kay, ano, kay hospital ang ilang lolo. Get well soon sa kay lolo ni Miss Rojo dira, no? Kaya, of course, ako nga, utol kagbayaw, happy anniversary. October 29, si Toto Rogie, kan si Nining Tessilin. Dumduman ko ng ila kauna nga, ano, nga pagkasan nila, kay pag-European eh. Roofing? May isa pag nga, after roofing. 1997, grabe, ito yung, ano, Bubaamon Balay, sabit kasal sila. So, tinugin pa tayong gyapon ang celebration, kay nakihaw ng mga baboy, ang mga baka, gubaang tulda namin over ni tatay sa, ano, sa basketball court. Pero padayon ang kasal ah. Mura nga naman, hindi papunggan ang Bagyo, pero similarly ang kasal, hindi man mapunggan man. So happy watching man dira kay Sir Thor Acuna, mayong aga, gida mga Lodi, be safe. Be safe lang ako. Sa subo, kung mabati amin nyo, may background kita,
pera sa atong dorang overflowing sa water sa atong nga kakoy. At the same time, may activity diri nga kinpatigayon ng atong nga highway patrol group. Ano siya? Ang it's about the anti-kidnapping nga seminar, no? Republic Act 10883, kagang SOP revised procedures sa reporting and disposition of stolen and recovered impounded motor vehicle and motorcycles, no? Sa kadamoon sa mga motorsiklo sa buong ang iba na big, ginating advantage pa nila nino, damo sa mga reported, not on, not in the whole country, ha? Sa mga nakadula ng mga motorcycle, kaya doon ako siya ikwaon o kawaton. So, gani may ara sa buong mga bagong SOP ang ato niya, Highway Patrol Group, at the same time, in pursuit what mas sinay sa Republic Act 10883. So, ato mga traffic investigators nire, ay din sa buong agad mag-attend, agad mainan silang kinaalam, kasi nang... Police Major Peter Bergonio, sir. Na, kabay pa nga ini siya nga lihok sa subo mag-improve hindi lamang sa recording but also will ano pala mag-bullet nga ang aton diri nga kampanya sa traffic laws naton sa aton mga dalanon kabay pa nga mga matawhay na especially subo nga bala nga wala sa mga bisita sa cemeteries laban-laban ni ang mga diretso sa ato mapumuyo ni sa 1 and 2 kay tomorrow big sa weekend will be sa mga beaches. So halong-halong kamo sa mga pangalakato na enjoy ang bilog ng pamilya pero don't forget always nga safety first. Yani check ang inyong mga salakyan, kamusta ang hangin, kamusta ba ang karito base pud-pud na or check ang inyong mga ano ang inyo da nga mga gasolina base way na kamo gasolina kay maglakad magano kamo maglakad ta mo. By the way, kadamo kita sa mga ano gani high penalty or pads, no? Penalty assistance desk kani set up sa mga terminals kag ila sa malapit sa mga police stations naton to respond sa mga emergencies kay inyo nga ma-encounter in case di ba hindi mapa-EY. Kag ang ina aton diri nga confirm nga ang ina remind is all personnel, no? All personnel, all public motorists or atan nga mga motorista dapat na gyud siguro magkuha gid sa hotline number sa inyong mga cellphones i part sa inyong mga emergency hotlines dira ang PNP such that nga kung may ara ka mga emergency sa dalanon may tawagan ka mo immediately because this ano police units natin will not refuse to render support sa sining mga call for police assistance. Yes, siguro atong pagiling nga ano i-post natin in one of these days, no? Mm-hmm. Kapamatira ang atong social media handler. G, happy watching man dira man, no? Ang taga-Sara NPS. Kaya siyempre, ang atong 21,303 followers, di ba, no? Saan tayo makalapot sa 30,000 man? Lapit na. Sa atong quality test ka mga police station, sa atong mga personnel, we are about 12,000, ang 1,002. Bilog niya PPO. 2,000. 2,000. Kasi 2,000 kita, kung may ara kita being pamilya, bali mga 4,000, abi dugangan tapos yung mga friends natin, sa ako being 5,000. Sa friends mga 5,000, palihog ha, kung di ka mo gusto, idala sa ako na pang dinis sa ako nga listahan. Mag-follow, kag-like ka mo sa Iloilo Police Provincial Office Facebook page. Agod nga inyo, may baluan. Kadamot sa update siya rin na send kita, Fermi. Actually, mas updated niya sa tanang mga social media platform nga inyo makita, no? Gumasta mo pa kita gali ina ano diri gina send compare sa iba nga mga ano nga mga channel bala sa information. So kung ang hindi mabatian sa mga radio stations, inyo makita sa TV, inyo makita sa Facebook page ng Iloilo Police Provincial Office. Tagma, siyempre, mapatian nyo madali sa ato sa KAPE KAG BALITA. Kagang, of course, makaundan sa mga balita natin, tiba hapon, karami sa inyong ronda sa probinsya. Congratulations. Thank you. Siyempre, follow naman, no, ang ato ronda sa probinsya sa TikTok. Yes, dapat sa TikTok daw, dapat yun sa pagbalita ka mo doon nagkasawa sa ano sa ito. Soon, ako kasi may ara, nakita ko may mga dancing steps na lang, ano, ano, kasi mag-viral po ito. Oo, mag-viral pag-in. Kagi din paglipatan, Bermino ko dahapon, at ronda sa probinsya, sa atong siyang TikTok, i-follow nyo lang, at ronda sa probinsya. Meaning, we are providing a lot of ano a channel sa inyo. Gutuway ka mo, rasong hindi ka mong kapamati sa malita dire sa Iloilo Police Provincial Office, especially ining mainit nga issue sa buong ining nasapuan ba nga patay sa susay sa lakyan, dire lang sa lapit man sa kampo, dire sa Santa Barbara. Subong nag-combine forces ang mga investigador nato dire sa provincial headquarters, na ginapungunahan ni Police Lieutenant Colonel Raimel Alabarin, kaupod ni ang Chief of Police or mga investigador dire sa Santa Barbara Municipal Police Station. Kaga, including man ang Pavia Municipal Police Station, nag-upod pa sa investigation tungod nga
may posibilidad, nakuha posibilidad nga ang scene of the crime, the first scene of the crime, amo dito ang sa pamilya, sa balay niya sa Deka Home, sa sining biktima nga si Claire Jergos, no? Kaga sa subong kahapon, as nagabihan ng ating mga investigador sa pagpatawag sa mga kakilala, mga kaparentihan ni Claire, kaga aguli pa doon bala, kung pa sila yung matundo, sino bala ang mga masamin niyang kaupon, hindi bala siya may boyfriend, no? Nga posible, nangin contact niya before sa mga insidente na ini. Of course, ang timbang nga naging considered man nga person of interest ng buyan sa nga ito nga mga kapulisan sa Santa Barbara. Pero wala pa na niya po na di-list no, sa list sang person of interest because nga so long wala pa na tulok, ano git, na natapos or na determine or nakilala ang suspitsado, tanani nga posible maangot sa kamatayan ni Claire para padyapon sa ating listahan. Kasi kung may mga individual dira nga naka may idea kamo sa natabong insidente, pwede gid kamo makipag-angot sa aton sa mga municipal police stations, kag sa aton sa mga investigators, kag PM nyo man sa aton sa mga page, basi kung may nanbeluan kamo or may nakitaan kamo dira nga angot man sa sining pagkamatay sa aton sining biktima. Hindi kamo makahadlok no, o kung magkataka nga amo i-announce ang inyong ngalan, we will take it confidential kung nahadlok kamo sa inyong mga makabuhi. So, mistan kami, nag-pray man, no, nga tani, masolve nga ang natabo kay Claire Jergos. In fact, ang mga abyan ni Claire, nag-offer na sa 300,000. 300,000 nga rewards sa kung sino man ang makatudlo sa mga posible suspitsado sa kamatayan sa sinyato ng utol na si Claire Jergos. Kaluluoy kay bata pa niya nga, no? Na bata niya. About 3 years old or more. No? So, very young. Kagayon siya na nailo na, especially nga single mom galing si Claire, no? Para sa hostisya sa kamatayon ni Claire, kaga para man sa nasigit na hostisya sa iya bata na din na nabilin, huli na naton na ma-identify ang mga suspitsado sa kamatayon sa sining aton. Kag sa suspect man, basi ko nang kapamati sa subong, konsensyahon man tani ka mo, kag pwedeng surrender na lang ka mo, agad nga masolbaran ni nga kaso, no, patamo sa mga ano dira mga gamagamba lang iban sa nga mga inosente sila pang madamay sa investigation, so much better na lang akong magsungka na kamo agad nga matapos na ining insidente. Yes, kag syempre sa pamilya man ni Claire, so kabay nga hindi lang kamo mag-lose hope, kabay lang gid nga up to the end, ara lang gid kamo sa pag-support sa pag-cooperar dire para ma-solve ini nga kaso. Kag syempre ang mga tumalanaw, ang mga nagakomentar, please lang man no, insidyo ka man ang pamilya, halong-halong man kita sa pag-comment. Kay may ara man kita na sa sakit ng mga balatsagon dira sa mga tao. Well, we'll see kung involved din man sila kung hindi. Iminagani ang atong na provincial director nagmando na siyempre mandukan ang atong DPDO man si Police Lieutenant Colonel Nerito Negredo para mapatigayon din ang ginahambal kayo na ni Sir Francis buligay ng investigasyon siling atong na Santa Barbara MPS pagliyakan din sa atong sa Iloilo Province. And we are praying sa atong mga investigators na kabay pa magiyahan sila sa mahal na espiritu no? matumbok ay inang mga facts and circumstances na mag-appoint sa magiging sa suspitsado mismo sa naghimo sa sining masakit na klase sa krimen no nga ginabuhat niya makan mo na tagbingaw niya si Claire sa mag-usap masakuan naging bilin dire lang sa barang sa kaparangay dire sa Santa Barbara no. So we will pray for our investigators kasi hindi na padayon ng investigasyon. Luhalos hindi katulog mo atong mga investigador para lang i-connect ang mga dots sa sining mga impormasyon nga nag-gather nila. Nagka-muragay sa atong provincial director ni Police Colonel Albert Guerrero padasigon ang investigasyon pero hindi man niya i-sacrifice ang kalidad sa sining investigasyon naton because hindi man natin gusto na may mga inusimpe nga madalahig sa sining investigate sa kaso na ini. No? So, as much as possible, bigyan nyo sila bold out, bigyan nyo sila bold out, or ining evidence nga makuha natin will be strong enough to pin down ining suspitsado. At kanina, i-echo ko na ang inyong kanawagan sa
Suspisado kung ikaw man makapati sa sining ato ng programa, KAPE KAG BALITA. Kung sino pabiway ka pa makikin din man, natanaw sa KAPE KAG BALITA. Dualos, tanan niya mga Ilonggo, tanan niya taga Region 6, ka pa mati, taga Tigigay, ka pa mati, Aklan. So kung ka pa mati ka man sibong sa ating balita, ginain kayo siya inamon, kayo ina siya, natapos sa ginman, nga krimen. Ang next nila is, sabton mo na lang ang consequences sa imong desisyon o sa imong aksyon, no? Kaga kung ano man ang rason nga ang nahimo mo niya, mapamati ang ginina sa ating nga korte. Ha? So kaya sa inyo dira, nga mga suspitsado, kung dapat man kamo, mag-surrender na sa ating nga, kapulisan. Ang mga pagkadala sa inyo, ang summary of new COVID cases as of October 28, 2021, according na sa aton Iloilo Provincial Health Office. So, kahapon, October 28, may ara kita total of 38 cases. No, out of 19, ini siya, out of 43 ka? 19 ka towns. No? So, ang San Judicio, amo ni siya ang may 5 cases. Ang Uton, Kalinog, Nagausara, amo ni sila ang may tagtatlo ka kaso. Kaya subong man ang Santa Barbara, ang Pasig City, Dumangas, Estancia, Dingle, Lambunaw, Ibaras, no? May tigduwa ka, kaso man. Dapat then, yun, dapat siguro nga mabalaan nyo ni para aware ka mo nga sa inyong area of responsibility. May ara nga, no? May ara nga, ano ba tawag niya? May ara nga, new COVID cases. Aware ka mo nga may COVID cases. Kaya nga posibli sa local transmission, ano gain, no? Nga posibli, so kani magkaroon ka mo. Yan, medyo lubat ka. Oo, ang banwasang pututan, Carles, Pavia, Tubungan, Limbere, Concepcion, Bebatan, nara mga tigisa ka local case. So, na, medyo nagamatamata naman taas ang aton sining cases. Kay previous na mayara nga pulo lang, tigis sa isa ka na banwa, top 10 lang ang municipalities. Apang sang kagapon, mayara man kita nga 39, no? So, tubong nabuhi lang isa. So, ang trending na to nga, taning magdubo pa ganyan ni. Agot nga by next month, tong maano nang restriction na to, ng quarantine restriction na to. Agot nga mag-trutawahay man na to, nga pag sinalayo eh, compare nga kung magtaas naman, base magbalik naman kita sa modified enhanced community quarantine status. Yes, tag dito naman sa bahay ng Tubungan, i-congratulate natin ining atong investigador na si PMSG Michael Tabasin na ana pagtigayo na ini nga ma-file ang kaso ko sa inyo madumduman. Isa ka shooting incident ang natabo sa tong June 15, 2020 pa ini siya 9:30 inirigo sa Barangay Teniente Benito Tubungan Iloilo. Ang biktima diri sadto si Jenny Fariolan alias Hope kagahanom sini nga mga ang suspitsado amo ini si Jenny Fariolan alias Hope kagininom ka ginapangita pa sa subong. So isa ka murder case ang na-file sini kaga theft case. So, congratulations dira sa Tubungan ng PS. No, syempre, si Nao ay CEO. They were na consider ini nga cold case at isa subong na patigayo na siya nga mapaila na kaso ang suspitsado. No? Medyo madulay-dugay pa, pero dili natin makita ang dedikasyon man sa ating mga kapulisan, sa ating mga investigador, na ma-build up ang ebidensya agod nga mag-file in yung kaso. Kaya hindi pa natin pwede nga dapat hindi pwede nga alang-alango natin ang mag-file sa kaso. Kaya otherwise, mamiss natin ang goal nga ma-serve ang justice sa biktima. So yes, dapat... Yes, kaya nga itong biktima, mulis pa yun, di ba? Yung mulis si PMSD, Arnel Torillo. Yung isada, 41, ang 42 anos, na taga-barangay Bugos, San Vicente, Gimbal, Iloilo. So, that's my classmate ko, I see Lieutenant Salmon. Congratulations, no? Kaya ito na yung na-file ang kaso. Kaya hapon gali, would like to congratulate ang mga field training officers at mga team leaders sa class Masiti na nag-undergo sa field training program dari sa Provincia sa Iloilo kay nagtipon, nag-meeting agad sa isa ka namin ng proyekto para dari sa Iloilo Police Provincial Office. No? Ginadayaw natin gin ang kanami nga very fruitful nga discussion kahapon sa meeting gani sa tanan nga field training officers kag sa team leaders sa class masigit sa pito ka field training centers diri sa provincial area. Congratulations gid kag we look forward na ma-realize ang inyong project para diri sa Iloilo Police Provincial Office. No? Excited ako sir no nga mapanalo. Yes, ang katuli ang kanam kay sa kadamo-damo sa mga trainings nga nag-agi diri sa provincial sa Iloilo subo may isa ka grupo nga nagpaminsar nga
immortalize, i-immortalize sa nilang presence today pagi sa isang project na may balik-balikan sila, no, to remind them na one time in their career sa ilang journey as a police officers na we have been with Iloilo Police Provincial Office or become part of the Ilonggo Cops community. Saka nami, yes. Congratulations again. Thank you so much guys sa inyo sa ning suporta nga naisipan nga ano mag-put up sa nga nasambit nga project. So ang mga reminders nato sa subong adlaw, especially nga weekend na kita. Ano gani? So ito naton. Malayo na ato pagpatuman sa mga health protocols, no? Weekend laban-laban sini magakadto sa mga beach resorts, sa mga inland resorts or sa mga recreational centers ang ato nga mga pumuluyo. Pero despite nga GCQ na kita subong diri sa probinsya kag sa city, hindi na siya dapat mag-atag sa atin sa kumpiyansa na hindi kita matapikan sa COVID-19, even na may ara na kita sa vaccine. No? As of the moment, mga 34% sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo ang vaccinated, pero 34 lang din ang fully vaccinated, meaning may second dose pa iban. Kaya padayon na panawagan sa ating provincial health office na magpa-vaccine na kamo because we have enough supply sa vaccine, no? Na napakalang ating provincial government sa vaccine agad nga ma-immune kita sa sining virus. No? Kaya take advantage, we need to reach na 70%. Similar sa city, amumasin na ang porsyento naton. We are targeting 70% sa pumuluyo sa provincial city na ma-vaccine agad nga makabalik sa almost normal ang atong mga aktibidades, no? So again, mag-observe sa mga health protocols kaya napatuman na naton. Mag-suksukin sa face mask at facial kung pwede pa lang. Kung araka mo sa mga enclosed mga places, likawan ang mga close contact nila, ang mga social events, paiway anay, ha? Biskan di secure. While it is allowed na magkaon sa mga restaurants, kung pwede pa man lang mapaiway, paiway anay. Take out lang, dito kamo sa banyo mas nakaon para malikawan ang pagsaka sa namulusang COVID cases dito sa probinsya sa Iloilo. That's first reminder. Second reminder is that medyo nagaulan-ulan subong. So, halong sa dalanon. Ano bro naton kung nagasakay kita sa atong mga motor, magdala kita sa atong mga kapute, kung magdala kita sa mga payong, no, kay kamulay nga magpasa-pasa sa ulan, kay base pala matrangkaso kamo kag kapute mo kabalo ra makasubong. Kasi sa trangkaso, COVID na. COVID na. Labanaban, ma-COVID ka mo kay because nga almost the same amount symptoms sa sining trangkaso nga regular nato nga pagtiyaga ka una kag sa COVID-19. No? So, kamahal sa RT-PCR test, kamahal ang hospital, gani alungan ang aton ikaayong lawas. Magkaon sa masustansya, mga pagkaon. Hindi na pwede mga frozen food. Oo, kanamit sa hindi, nung isa rin ito. Ano mo na, ma'am, is upod mo na sa laswa. Kanami sa rinlino, sa rinlito, kaupod sa laswa. Kaya nga may patahato mga pumuluyo, wala nga pwede nga pamatid din sa KAPE KAG BALITA, na lagko na kagatambok na inyong mga kamuti, wala nga pwede namon na incur sa inyong mga muon, no? Dapat subong kong nagtuma sila sa ato mga recommendation. Ang ukran siguro, pila naka-crapping. Ang mga is yung pila naka-mag-crapping sa inyo mga maisa, no? Pero it's not too late to start anew sa sining mga pagtanong sa mga kalaruton, sa mga ulutanon, kay hindi niya kung ano man eh, wala man pag-untat ang ato kay hinalanan ng pagkaon. Ikaw ay Dawi Erwin. Ano ang imong ang dina may hindi natanong ka man? Para sa amon sa may ano. May harap agad. Sa amon niya kamote, kaganong kapopra. Based na gin man kami isang last week lang, na adlaw-adlaw na may iskategal 5-7 lang kabilo, kada adlaw, at least kada aga. May kadadaan siguro sa magdalagko, at least may sabawa na sa imong tinigga kadadaan. Ang malingaw ko gani, iskan na lang, tanong na kuya talbos ka muti, di. Ako yung tisa, natako lang, punta ko lang sa lugar, magunting lang ko na kalawati. Oo, kadadaan. Malaking bagay. Kasi magkahapon, galing no, i-congratulate naman ang Pikadu sa ilang successful. No? Successful ng ipatigayon nga. Karaban, barangay niya. Karaban. Ang Dato 30, Legacy. Barangay niya. Karaban towards, ano gani? Recovery. Full recovery natin. So, kahapon ka namin, kay damo-damo sa ahit siya sa gobyerno, nag-participate. DILG. Tanga-tanga, Kinsi na. Kinsi Kabilog. Hindi ko memorize. Pero ini siya, almost mga frontline ng mga agencies na nag-offer sa ilang mga services dito mismo sa mall, sa Pabian. Thank you so much, Robinson's Mall, sa pag-accommodate sa sinihatong activities. Kaga sa talagang pumuluyo, nga nag-take advantage. Naka-avail sa sinihatong programa. Kung hapon, kung dito
ka muna kadto kay naga atin ka mo for example sa seminar sa ano sa LTO libre makan mo sa regular na seminar 2000 na siya kahapon libre lang no kagabay pa may anak nga second wave ini ato nga caravan para madamo pag isang pumuloy nato na maka-avail sa sining mga services nga na prolong or na postpone because sa mga classifications natin before no so sa ato mapumuloy da kuragani ang bago sa inyo pamati kamo dilan taw kamo dilan lang taw kamo dili ka mag-follow kamo sa aton nga Facebook page dapat first to see gid ang mga gina-post sa Iloilo Police Provincial Office para hindi ka mo maulihin sa balita. Just imagine, you missed the opportunity kung wala ka mo kasi minang kahapon, you missed the opportunity magawin. So, dapat talatang nga mga kapulisan mag-join forces kid nga mapalakdag pag ini, kag kamo ka naka-join na dali sa ato, no? Si Andre Bo, sumukay si Dira sa, ano, sa Raga, gina-share niya sa ang ating nga balita eh. Sino pa dahil hindi mag-share? Just imagine, kasubo, kung isa, kahit tungkol nga nag-share sa ato nga programa nga ini, mga about 100 lang, 150, nga libo-libo kita dito sa ano, in fact, million kita dito sa probinsya sa Iloilo. Ang posinong-sina, ang pag-share alone sa sining ato nga programa dito sa provincial office, sa Iloilo Police Provincial Office, isa na siya kapatimahan nga kamo mismo na may concern. May arak na mong nagtatawag nga pag-ulikid para mapatuman ang kalinaw pagkatawahay dali sa probinsya sa Iloilo. Ha? Hindi nga natin maubat ang mga kapulisan. Tanan-tanan dapat mag-participate. Paano? Paano natin makabulik? Paano sa pag-share sa inyo mga information? Kasi imagine ha, simple na lang, information na lang. I-share mo lang na. Wala ka na ubrahon. Ano pala ang pag-educate sa ating mga pumuluyo? Nag-share ka na ganyan sa mga binastos. Nag-share ka na ganyan sa wala pulos. Binastos sila, o. Kaya kung saan pala, mas nag-viral yung mga wala pulos. Pero yung mga may dako na bahin para sa ato nila tanaw nga marino, nga tawahay, kag pungsibo, nga probinsya sa Iloilo, kung saan dutay lang kita nga pakialam. Oh, pero kaso kung inkay siya ito na, I do believe madamo sa Maylongos ang naga may ara ideya sa ginatawag ng Blanchagon, may ara ng pagkulikin sa atong mga isikataw, sa atong banwa. Gani share-share na ha, sa atong dira, sa Sergeant Marapo, dira sa Limere, isa na itong kababakas na PICAD personnel dira, ang imong mag, ha, sa rumpa ni Baon, i-forfeit na mo ni, kundi mo pa mga next break, ha. And of course, sa atong dira ng mga regular viewers, si Nonoy Amihan, si Nonoy Alberto dira sa ano sa Kalinog ang mga regular viewers natin diri si Rose Blasen ng Yes kita natin ng mga ano kag natin ng mga OFW si Hironomo Lapian si Nova sa mga isay butante Apostery si ano si Miss Tupas Tupas sa Cheney si Milagros Pumain dira sa Singapore ang tanan natin ng OFW pwede nyo naman pick up inyo nga mag hindi naman pwede nga tag na wala kang mudiri presensya anyway pag-abot yung delay sa ating mga OFW, promise naman sa inyo, if you visit Iloilo Police Provincial Office in our KAPE KAG Balita, you will get your limited edition sa KAPE KAG Balita pag nyo ang gahatagin naman tungo sa inyo ang padayong pagsuporta sa sininga programa. Just imagine! Yes, photo opportunity. Amo lang yun nga programa, dali sa bilog na region size, sa bilog na Pilipinas, na consistent, no? Kita, amo nyo si Bungaya Tanaw between sa rectang connect sa Philippine National Quarters mo? Ang KAPE KAG Balita, Gabi Paskog, pati ang mga Ilocano, mga Cebuano, mga Batanggenyo, Pampanganense, asa sa Luzon, besides Mindanao, gitanaw dali sa KAPE KAG Balita. Teka mo yan, nandiyan na sa Iloilo, mga ano na kamo, mga stranger sa sininga programa. Don't be a stranger to your own program, people of the Philippines, people of the province of Iloilo. Kaya hindi siya kahit kinakalipay sa atong provincial governor, naman, ni Arthur, ni Professor Junior, ininga programa. Kaya nakita niya, nga dako ta hindi ang naging resulta sa ating mga awareness campaign especially sa kampanya natin against suicide tungod sa kagahod sa Iloilo Police Provincial Office nato nga mga Ilonggo cops sa sining naga sakat ng numero sa suicide sa probinsya sa Iloilo hintukod sa ating governor Arthur Defensor Jr. ang task force pag-asa kag ang crime kay tungod nga bakit anya nga damo pagdali ka papatay sa suicide compared sa COVID. So kung kita nagiging concern sa COVID, nagiging concern kita sa mga murder, homicide cases, why don't we also put the same premium or inang pag-attention sa sining suicide na nagdutas sa madamo kabuhay sa ato mga kauturang Ilonggo.
Diba? So, Buddy Irwin, anong imo ma-advise sa sining ato mga pupulong at tao subo, paano ba lang nila malikawan ang ilang kapamilya mabiktima sa sining suicide? Yes, no, pag siyempre hindi nito malikawan, no, may mga ilonggo mo na, or mga fellow ilonggo na ito na nakabadyak sa mga depresyon, especially yung pag sa pandemic, eh. Oo. Nitiktok man sa pandemic. Kasi nakita ko, labang is more of heartaches. Oh. Ang mga recent cases na ito, lalo kasi kamukha mga lalaki, hindi ko kami ang mga lalaki. Hindi kasi kamukha kami ang mga babae. Sabagay, in fairness. Na mag-share, kamuya, mahilig ka mo mag- Bulat pa rin, ma'am. Kabulay kami ang mga lalaki mag-share. Oh, bulay kami ang mga lalaki mag-share. Ay, nahuya ka mo makakakita nga nagatangis ka mo. Ay, kasi sabi lang kung mag-share kita na sa iba ng mga... Just resort. Hindi, hindi man. At least, Miss Kamisa, according nga ni kay Doktora, Miss Kamisa lang ito person, ang imo si Randira, mas pa namin pagani, Miss Kamisa, gani mas namin pa mag-share kung nasa hindi ka kilala. Basta, ma-unload mo ina kung ano ang mabugat yung binabatsag nimo. Kung sa mga kapamilya natin dila sa liwat, binaliwain namon, the moment yung inyong ni pamilya nagambal, or no, siguran nyo na lang rin. May changes. May changes. Oh. No, hindi nyo na sila pagkagawin. No, binarte ka naman na inuwi ka naman, no. We will take that seriously. Kag syempre, kung hindi kamuya, ang mata nyo sa kagaling nyo, hindi kamuya capable, kayo ka mo bulik sa mga barangay. Kaya libre man. Kasi libre ang aming on board na psychologist, si Dr. Chan. Gorillas, libre iya ng services kaga ang banyagani kung nag-worry ka mo regarding sa mga medicines. Kaya may araw na mga cases na kakinanan sa mga medisina, no? Hindi kita mag-handlock because may mga libre, may mga free na mga medicines to treat depression, to help sa mga nag-asama sa depression. Tulad sa ato niya, Western Visayas Medical Center, may araw man sa West Visayas State University Hospital, may araw man sa Putotan na District Hospital, o Provincial Hospital, na mga libre ng mga gamot. Ang buksino-sina, yes, ang gobyerno nato really find it really relevant to focus sa sininga issue man kay pa nila damulamo sa kakapintedere. So ang ato nandira is bilang mga pamilya, bilang mga abyan, bilang mga katrabaho, let us be sensitive sa ating mga kaugdanan na mag-monitor man kung wala may mga sudden changes of their behavior, gani nga i-tap-tap nato sila mga gani materwin. Kung isa na vlog ka, nagkakauruman ka. Kaya nga hindi ka ma-ilita kung nga ginaano ka namon, kung ina-storbo ka namon. Because kung kakauruman ka, na nagka-focus ka rin sa imo nga balita na sa ronda sa probinsya, sabi na ba kung ano nang ma-changes na. Kaya tingnan natin siya. Kaya ka na innovation na siya nga natin. Innovation na imo niya. Hambali Sir Jim Boy Belges, Buya, good morning. Nagkasuporta ang Resback Iloilo sa inyong programa. Very good. Sir Jim Boy. Ang ikaw isa man ka mga beneficiaryo sa aton nga KAPE KAG BALITA. Sir Jim Boy, one day ba na visit ka man Sir Jim Boy sa aton nga programa KAPE KAG BALITA? Kay gusto mabalaan natong anong risk back ano to ni? Resback Iloilo. Oh, Resback Iloilo kay isa ni ka programa man Sir Jim Boy mo online siya nga news programa. Nga labo na ako man sa followers. Sir Jim Boy one day Andre Kamal kasi ano gali ang amigo naton si Johnny Diaz sa ina iya ito news line nga permigin niya din share ato mga programa man sa iya nga vlog no sa iya nga Facebook page no? YouTube channel no. So pasalamat kita kay Sir Johnny Diaz retired na sa mainstream media pero padayon sa pag serbisyo agod na mapalaknag ang mga maayong balita, ang mga impormasyon na makabuligid, agad nga ma-ensure ang Iloilo Province, Iloilo City nga safe, kaga ma-educate ang ato mga pupuluyo. Education is the key to safety and security. Kaya kung ano ka, kung inosentinite ka sa nangatabo sa iyong mga palibot, ay, masay pala nga, huwag ka kabalo, maging biktima ka na nga isang kriminalidad. For example, lang ina, sa November 3, ay mag-open ang manamawang cementerio. Laban naman sila iba mag-makeup ang libre kabisita sa ilang mga inyong mata. So sa November 3 na sila, 4 or 5 sila mabisita sa mga patio. So kung hindi ka na aware sa among na-mention for me nga dapat hindi ka mag-Facebook live na dito ko sa patio, ang bilog ng pamilya. Kung hindi ka na aware nga gahambal kami dili na dapat magaling kayo mo sa inyong panimalay, dapat naka-turn off ang mga gas stove, naka-gabot ang mga electric fan. You know what? Ang electric fan, diba? Bisa wala na siya na gaandar, kung nasaksak na siya, there's a possibility nga ma-overnight na siya. May nakita na ko na sa YouTube, sa Facebook, na ang electric fan, huwag kahulag, huwag yung nagkalayo siya. No? So, delikado na siya. Unplug yung pinatatang ng mga electrical appliances niyo before ka mo mag-check. So, kung sana
Eh, doon to, if dati sa inyo, kung sabi na nagawa ka na sa malay nyo, kung sabi na may, ano kuma na, kung may nalipatan ka, please follow your instinct, go back, no? Kay base ba na inang inong angel, nagalimay sa inyo, oy, ang imo tong electric fan, ang imo tong, ano kay iron, inang plancha ni mo, ay mo nagabot. So, pwede ka dyan nga matabuin na. So, balikan mo, hindi ka mo mag-contensa. So, at siyempre, hindi nyo man yan, no? Hindi nyo pag i-anakan pala at the moment, ATM, mahalin ka mo, walang tawin yung balaynan. Ang unang mga oportunidad, nabantayan ka mga makawat. So, in short, mangina security conscious kita dapat sa tanan natong aulag, sa lugar man nga atong nga bayaan, kag-katuan, no? Panimalay natong secure natong nga nakasarado ang atong mga gate, ang mga pertahan, ang atong mga gamit, na para hindi kita man masunugan. Kag isigaw mga mga mabiktima sa ano sa mga motor napping sa mga makawatan because may nang ginatagaan nato ng opportunity ang mga makawat nga makuha nga ito na gamit kaya wala na ito ginapabayanan nato. So maging security conscious kita, secure kay before magalit, before magtulog, kagang mga krimen, kisang kakatabuman because hindi kita conscious or security conscious no, sa ito nga panimalay, kagkawalingon, mapapagin, no? Butang man nato ng lugar nato sa mga safety ng mga lugar, kag-check man nato. Ibutang nato sa lugar, ang ato mga lugar, sa safety ng lugar. Ikaw po rin mo ba ito? Ito yung butang nato ng ato ng kagkawalingon sa safety ng mga lugar na sa sitwasyon. Okay. Hindi kita maging kampante, halimbawa, kamo man tong natabo sa mga iba nang biktima sa mga nakawatan. So nakawatan sa because nga kita kaano nila opportunity ang mga makawat nga makawatan sila. Okay. Kanya rin nali nambar mo gina sunog. Gusto ko i-remind ang ato mapuluyo kay ini pagsindi-sindi sa kanila bala. Hindi sila kami sila sa patio sa kita brand nila usually sa mga practices is kasi hindi sila sa kanila sa balay nila mismo. So alungan din. Ha, alungan din nga magsindi-sindi dira dapat wise may malapot ang kalayo sa mga kortina or mga compost ng mga items para malikawan natin ng sunog, ha? Samtang matawag ito ng pambumbiro, subong. Oo, diba? Nagkuna ng contribution ninyo sa pambuhay sa pambumbiro kung wala sa sunog. Ito kasi yung pambuhay, no? Nagpati man natin mga kapulisan yung mga ano natin, udagan ng ginatawagan, pulis, may masunog ganyan sa pulis, kina municipal police station natin ginatawagan. So kung sa, ano, siyempre, why man kita may mga ipasa natin kagulikan, hinarespondihan pag ginan natin, may mga sunog. Kung may kita na yan, may tantang na yan, kung may nalunod, para ang postcard, araw ng pulis. Kung may nasunog, araw ng bumbiro, araw ng pulis. Sabi nyo, kang muligan nyo, kang mga bumbiro, wala ka na, natalang kong gali. Kung wala nang bisang sunog, napatulog pa sila yan. Kung kikin niya sa mga bumbiro, ikatulog sila sa office hours. Para ready sila. Kita yung polisya, hindi ko ikatulog, no? Tapos office hours, matulog ka, pakay ka. Oo. Explain ka, ikasuan ka. Kung sa mga bumbiro, ring niya sila yan. Kung kaya kung dapat may alarm sa sunog. Oo. Kung sa makabuntong, kung makabuntong ng mga bumbiro, basta mga sa tama katawai. May alarm na sila. May preparasyon na nilang solo kung para mag-responde. Gabi Palomo, watching from San Enrique. For mental health and social support, kindly contact ang Task Force Pag-asa hotline number 328-1909 and 0998-9686805. Open ko na sila from Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. Pero ganting nga nos weekend kagaya kinanlan din ah just call us din na kamo diri sa aton kay si police staff sergeant Gerald din magpadway why na yung weekend ya yeah. Such that mapasalitate ka mo sa aton niya mga onboard psychologist sa aton niya mga social worker dira sa provincial government kay di ko kinanlan ubi sa Mado Domingo o lotong tapaya sa Lunes hindi na ang aton nga servisyo dira sa task force pag-asa kay sa crime project wala na siya ginakilala ng weekend no so pwede kita ka PMP sa aton para mapasalit niya ito, matawagan na ito. Even to the point, siguro nga idulo ka mo sa patrol para lang niya ma-save na ito ang kabuhi sa aton niya pinalangga. Thank you ko nun sa Rambali Sir Jim Boy sa pag-shout out ko sa friends. Oh, very good. Kay Sir Jim Boy, share na ito kay ang aton din na focus api sa kung mga aton niya bukas niya din to inform the public sa mga gakahilir na po sa aton niya palibot. Kay kagina kami kay galing sa ating provincial director ni Police Colonel Herbert Guerrero kay damo nagasuporta sa ating nga programa KAPE KAG BALITA. So again sa Iloilo Baptist Church, thank you so much sa inyong nagdala na donation para ma-upgrade ang mga equipment dire sa KAPE KAG BALITA. No, napangita na kami sa aming kamera kuto mas ma-highlight pagkita ang kagwapuhon kagaanyag sa inyong mga Ilonggo Cubs nga reporter kay puhon sa manami nga balita.
mas dami pag itinawo ng ilang makita, ha? So may medyo may filter pala, no? Gusto niyo may filter na? Kinansla. Oh, aso mo nakita niyo wala pa na filter. Guwapo na tao. How much more with my filter? Ano yung natural pala na nakita niyo yung subong, wala pa na filter. So, sa ating mga Baptist community, sa Iloilo Baptist Church, sa pagpanguna ni Pastor Rick Martin, thank you, thank you, thank you so much. Halin sa KAPE KAG BALITA. No? Kaga, of course, ginapasalamatan man ako, kaya ginadayaw din ako na ako ang Provincial Director din, no? Sa pagkakilala man, sa pagkapaganihan, bayan pagkabagani, pagkabayani sa aton nga mga kulturan or kaugdanan katropa naton sa mobile, sa regional mobile force sa aton nangin napilasan sila tungkol sa explosion, no, nga din pagtigayon sa mga new people's army dito sa tumbungan. At ang aton na regional director, oh, ang mga chamis mo. Sa Brigadier General Rolando Miranda, ang tagahan, no, sa mga pedalya ining aton duha ka sugatang pulis ang maihing si Corporala Genesis Pastog, si Patrolman Jesse Castamado. Pero ang panawagan natin dire is that sa ating mga kauturan sa bukid, nga padayon sa pagpati, sa salakang pagpati, sa mga kausa, iduloy nila nga ginapatuman nila. Pariyo, magpanaw na kamo, no? Dire sa patang. Pag-istorya na kamo sa mga ayos sa gobyerno, kung ano ba lang inyong mga reklamo, pati sa servisyo sa gobyerno, magkaya pwede lang inyong istoryahan. Hindi na kilala kita mag-inaway, hindi na kilala kita magpatsyanay, kaga dapat siguro mag-istorya na kita para sa pag-progreso, kaga sa kaayuhan sa ating komunidad. Talking of that, no, would like to shout out nila sa akong amigo nila, kay Sir Sensei Adorador, no, ang mga gobyerno na mga istoryahan, ang mga kausa sa mga pagkauturan naton sa may ideolohiya na sa pagkakomunismo. No? Actually, ang communism is a good ideology. Because I studied it sa, ano, eh, sa philosophy, Marx, si Karl Marx has a good intention in promoting the philosophy of communism. Pero kung isa, sa iba niya man niya nag-papi sa sinin, nag-extreme to the point that the raised arm to pursue that idealism sa sining Marxism. Tingnan niyo. Okay. Pero ina ba sa philosophy ina-discuss. Kag one day siguro ipamit-up ka mo kay Sir Sensei Adorador, kay Marxist na siya. He is a ano follower sa Marxist philosophy. Kasi imagine ang Marxist philosophy ang iya ginatun-an. Pwede ba siya PA? He believes on communism, pero wala man to the point na support siya sa mga leftist na nag-join sa underground movement. He's just promoting the philosophy because nagpapati man siya ang inyong philosophy may maayuman na matuga na maibulig sa aton individual na pagpapuwit at sa aton komunidad. Kaga-reminders lang, no, sa aton mga kaginikanan din, ha? Please, pakialaman ninyo ang mga social media accounts sa inyong mga kabataan, lalo na inyong mga nasa age from grade 5 at yung mga bata pagdita sa mga inabalang malay naton, i-check naton ang ila din lang ang mga private messages, no, kabase ba lang ay mga sa kabilang mundo na, no, nga naga-ano. Dapat ko ang mga grade 5 or naging na-allowed mag-open sa mga Facebook account nila. Ito ang mas natapaganin. May mga online. Eh, kayo subong galing, ka-outingan mo sa mga ginikanan, natong mga ginikanan, pati ito natong kakurin, may mga Facebook account. Hindi lang manaya kung sa diin man sila ma-ano, diin man sila happy. Ako diin man niya sila maka-stress out. Ang atin ang reminder sa mga ginikanan, lalo na ining aton niya sa kabila, no, ang PPP naton, grabe, updated, high-tech naman ang ilang pag-recruit sa sinong atong ng mga kabataan. Please lang, remind kayo nag-igat, Sir Atlaw, na isa kaginikanan na nag-share, na nag-ambal siya yung anak ko dati, yung request na, kakunyari, niyara ko na sila daw yung camp sa mayor na dito yan sa bukid. Kaya hindi kayo i-orient na dito, kayo lang, na nag-mangkot siya, namangkot siya kung nga man niya nga nalapot ako sa bukid. So lesson learned,
sir, you have to check kini mga organizations na nag-invite sa inyo mga kabataasan na tawag ng mga youth camp kaina ay basit na inaya ang COVID ko. Kami na tutok dito ha, dapat aware ka mo ng inyo sa sanctions sa mga ispilahan, ang mga activities na ini o sanctions sa atong gobyerno. So, para malikawan man yung inyong mga kabataan ba na nag-partner sa mga salang na ideologo, kaya. So, kada mo na, no? Medyo, ano na kita? Medyo nag-ulang na kita sa oras nila eh. Actually, wala kita ulang sa oras, no? Pero dapat pag kita sa hindi ko sa mga Friday to wrap up yung simana natin. So, sa dila siguro kita mag-undang pala na IPA, no? Nag-ano pa si Anilaw, MPS, kay Chadster. Thank you for watching this. Don't forget to share, ha? Yes, ato yung mga police station. Sa 43 ka mga police stations, duwa ka mobile force companies. Thank you sa pag-suporta. Don't forget sa pag-share, kay check attendance nato karon. Ang wala ka-share, i-remind nato to share. Okay? So, mga ito ang mga impormasyon kag balita nga muna tipon para sa subong nga aga. Nalipad din kami sa inyo padayon nga suporta para mapapatrihan ang mga updates ng accomplishment sa inyo mga ilong waka. Padayon na nga iduso ang the new big hit sa Police Regional Office 6 ang hatduo sa IPPO. Ang KAPE KAG BALITA. Sa liwat, sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Albert Durero, kami ang inyo, mga ilong cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Police Corporal Erwin Magarso. Ako naman si Police Lieutenant Maria P. Umiten. Inyo, Mas Saligan.